Isang kabanata sa larangan ng negosyo at industriya ng Pilipinas ang nagwakas sa pagpanaw ni Oscar Moreno Lopez, tinitingalang business leader at tumatayong ama ng pamilya Lopez, Chairman Emeritus, Chairman at Chief Executive Officer ng Lopez Holdings Corporation at First Philippine Holdings Corporation bago nagretiro noong 2010. Matapos maibalik sa pamilya Lopez ang mga kumpanyang nawala noong panahon ng diktadurang Marcos. Matagumpay na naiahon ang kumpanya ng mga Lopez mula sa halos pagkabangkarote. I still remember it was Jake Almeda Lopez who is still with us as a board member of this company who reminded me that this was a company, a business that my father had created, had fought for, and had died for. To honor him, I could do no less than give my utmost, win or lose, to try to save the company. Kilala sa tawag na OML, pinamunuan niya ang pag-diversify ng kumpanya mula sa power distribution sa power generation, manufacturing at property development. Sa ilalim ng kanyang liderato, nalampasan ng Lopez Group of Companies ang 1997 Asian Financial Crisis. Ipinanganak si OML noong April 19, 1930. Pangalawa sa limang anak ni na Eugenio Lopez at Pasita Moreno. Kapatid niya ang mga yumaong sina Kapitan Eugenio Henny Jr., Manolo, Presi at Robby. Mula sa sinimula ng kanyang ama, nagpatupad siya ng mga programang nagtataguyod sa business excellence, corporate governance at corporate social responsibility ng pamunuan ng Lopez Group Foundation. Ang foundation ang nag-ugnay sa lahat ng corporate social responsibility o CSR projects ng Lopez Companies, gaya ng Knowledge Channel na minsan niyang pinamunuan bilang chairman, Bantay Bata at Bantay Kalikasan. Naniwala siyang hindi lamang kita ang layunin ng isang kumpanya, kundi ang maglingkod sa sambayan ng Pilipino sa mahabang panahon. Kaya inilunsad ang Lopez Credo na itinaguyod ng mga empleyado ng Lopez Group. Kabilang dito ang mga prinsipyo ng social justice, integridad at malasakit sa kapakanan at kalusugan ng mga empleyado. Tinawag niya itong The Lopez Way. Bukod sa mga posisyong hawak niya, nagsilbi si OML na director ng ABS-CBN Corporation na bahagi rin ng Lopez Group of Companies. It is the dream and aspirations of every professional manager, of every business leader, to live the business in better condition than when he or she first assumes responsibility for it. This is in accord with the law of stewardship. Modesty aside, I think that I have earned the right to make that claim. And within the pantheon of Lopez business leaders, I'm certain that my father and brother are smiling down on me for a job well done. Sa loob ng 65 taon, naging may bahay niya si Connie Rufino na pumanaw noong isang taon. Naulila nila ang 8 anak, sina Sedi, Carrie, Rina, Piki, Pia, Bea, Jay at Angela at mga apo. Sa libro tungkol sa buhay ng kanilang ama, ikinuwento ni Piki ang paghanga niya sa mga ipinaglalaban at pinahahalagahan sa buhay ng ama tulad ng edukasyon, kalikasan at pamilya. Kilalang mahilig sa libro, isa ring fitness buff, environmentalist at mountaineer si Oscar Lopez. Naakyat na niya ang tuktok ng Mount Apo at Mount Pulag na dalawang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Record holder din siya na pinakamatandang nakaakyat sa tuktok ng Mount Kinabalu, ang pinakamataas namang bundok sa Malaysia sa edad na 81. Simbolo kung paano rin niya hinarap ang mga hamon ng buhay sa pamamagitan ng tiyaga, pagpupursige at pagmamahal para marating ang tugatog ng tagumpay. Willard Cheng, ABS-CBN News. Nakikiramay po ang buong ABS-CBN News sa pamilya ni Ginoong Oscar Lopez.